Okay, you're back with us in Republic. We're still talking to Shariff Ibrahim Albani. So, may katotohanan yun na yung mga maute, kinukuha yung mga bata ng mga Filipino-Muslim at they are being indoctrinated. Tapos, pag nagreklamo yung mga magulang, papatayin ng maute Abu Sayyaf Group. Alam mo, may katotohanan yan. Kasi magkakaroon sila, ginagawa nila mga kabataan yung man-shield nila sa panahon ngayon. Yes. Kasi kung hindi nila gagawin yon, talagang pupurbusin sila ng military. Yes. So gagawin nilang upang maging human shield nila. Okay. Pangalawa pa, magpapasalamat tayo sa ating presidente at saka sa ating National Defense Secretary. Hindi nila pinabumbahan yung mosque doon. Yes, yes. Okay? So itong papasalamatan ko, kasi I am a victim of martial law. I am 19. Alam ko yung anong kalagayan ng martial law. Maraming civilian victim na matay, kaya namundok yung mga kaninunuan nila because namatay ng mga anak nila. So dito, walang civilian na victim masyado, meaning namatay. Almost around 19 civilian namatay lang kung nakikita ko. Mas maraming biktima ang maute. Maraming namatay rin sa mga sundalo. So itong mga issue. So ibig sabihin, sila lang nagpapatayan. Talagang accurate ang mga labanan nila. Professional martial law talaga ang labanan dito. Okay. Is it possible, totoo ba yung sinasabi nila na kinukuha nila yung mga kabataan para turuan ng ISIS na pag-iisip? Ganong klaseng Islam ang tinuturo? Alam mo kasi, sa panahon ngayon, matagal na yan actually. Matagal na. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes, ginagamit yung madrasas. Ginagamit na mga, even the madrasas ginagamit nila doon as one of the vehicle. Pero mali ang katuruan, hindi sangayon sa Islam. Islam kasi, Islam is direct submission to the will of God. Yes. Ibig sabihin, kahit kalaban mo, mahalin mo. You cannot even kill your own enemy. Even your enemy, kapag walang baril, walang sandata, hindi mo pwedeng patayin. Okay. So, sa katuruan nila, pwede kang pumatay. Nang walang kalaban-laban. This is an Islamic. Because Islam is against terrorism, against killing people, against harming people. Okay. Islam is peace. Bakit nakakalusot sila magturo ng ganitong klaseng ano, ng Islam sa mga madrasas? Alam mo, kapatid, mahirap ipaliwanag kasi itong mga labanan na ito, this is a geopolitics. Yeah, geopolitics na nga. Geopolitics. You're talking about Saudi Arabia, Iran, Libya, Syria. Alam natin ang nangyayari dito. Mm. Alam ng buong mundo, alam ng mga leader kung ano ang ugat nito. Mm-hmm. Sino ang founder ng si ISIS na ito na lumalaban, spreading Islam, a wrong way of Islam, preaching Islam na mali naman. Ito, alam naman natin who funded this, di ba? Okay. Alam ito ng lahat. Now, so, ang nakakapagtaka dito para sa akin, kapatid, sana ang mga kapatid natin Muslim, matimtim sila magdasal, hindi sila magpapagamit. Alam naman natin ang katuruan sa Islam na hindi dapat sundin natin. Kasi kung nagpapagamit tayo, lahat tayo magamit. So, ang tunay na solusyon dito, kailangan magkaisang Muslim, Christian at mga katutubo, sapagkat nakikita ko, ito lamang ang tunay na solusyon sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan. Anong problema nangyayari sa Marawi at nangyayari na rin sa Cebu? At iba-ibang parte, pati dito sa Metro Manila, meron yan. Ang tinuturo ba, Wahhabism? Yun ang tinatawa, yun ang Wahhabism. Sabi nila. Oo. Ang conflict na ito, hindi lang dito sa atin. Gusto rin nila maging shahid. Martyrdom din ang hinahabol nila. Ha? Ba't ka na dito? Ha? Itong mga katuruan, mali. Mali? Bakit nasasabi natin mali? Kasi para sa akin, tapos na ang jihad. Yes. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam win the war, because si Prophet Muhammad, he never win the war through armament. Yes. Through patayan. Yes. Nanalo ang Islam sa panahon ng time niya, in his time, nanalo siya dahil sa gandahan ng loob niya, kagandahan ng asal niya. Yes. Yung imminent law niya, yes. Paano siya makisama sa mga tao, yes. Paano niyang mahalin ang mga tao, paano niyang respetuhin ang mga non-Muslim. Doon siya nanalo. Pero dito, this is an Islamic eh. Yung tinuturo sa ano sa mga gusto mag-martir na 700 birhen sa langit, Islamic, un-Islamic?
Well, ang mga yan, as long as there is an alma men, that's an Islamic. Because you cannot even kill your own people. Kahit walang kalaban-laban, hindi ka pwedeng pumatay. Ngayon, kahit babae, pinapatay. Kahit kapwa-Muslim, pinapatay? Kahit kapwa-Muslim, pinapatay. Kasi sabi daw nila, takfir daw. Unbeliever. Ang believer, yung an unbeliever, yung pumapatay. Correct. Oo. Kahit Kristiyano, hindi ka pwedeng pumatay. Oo. Ha? Kahit kalaban mo na, hindi ka pwedeng pumatay. You can still show respect. Oo. Ang sabi ni Ustad Najib Fernandez, yung 700 virgins, un-Islamic daw yan. Dahil, apat lang ang asawa dapat ng Muslim. Tapos, kailangan mong mamatay, pagpunta mo sa langit, bibiyayaan ka ng 700 virgins. So sabi niya, pag namatay ka, your highest form of happiness should be with Allah. Pero ngayon, sa turo na ito, kailangan mag-sex ka muna sa harap ni Allah ng 700 virgins. So it is very un-Islamic. Alam mo, nakakatawa po. Nakakatawa. Kung mapanood mo yung mga nangyayari sa ibang bansa, yes. Sa ibang bansa, nakakatawa. Yung nagki-claim na they are ulama, pero may tato. Oo. You see? Yes. Ang Islam, bawal magpatato. Okay. You see? Nakikita natin, alam naman natin, dinidig out natin, they're all CIA. They're all America. Yes. So ito ang mga nangyayari nakasalukuyan. So para sa akin, kasi we cannot intervene, this is really a geopolitics, so paano sila gumawa ng programa. So bilang isang peace advocate sa bansa na ito, I am very much concerned sa mga kapatid ko Muslim, sana hindi sila magpagamit. Ganon din sa mga Kristiyano. Dapat we should isolate the Philippines from the geopolitics that is happening around the world. We have to be one. Yes. Kailangan magkaisang Muslim pati Kristiyano. Ito lagi yung advocacy po ng grupo natin, nananawagan tayo, because tingnan mo, the Muslim are disunited today. Yes. Because of the world tribalism, because of Imenilev, Imaelev, because of Abu Sayyaf. But sinong kinopya natin? Ito, ibang bansa. Yes. The Christian also disunited today. Kinopya natin dahil sa kaguluhan sa abroad na nakapasok dito sa bansa, kinopya natin ang Syria. Sa Afghanistan, may Al-Qaeda, may Taliban, may ISIS. Ano nangyari sa bansa? Nakikita natin kung anong nangyayari ngayon. Kawawa. Kawawa. They cannot even eat 3 times a day. Mga kapatid kong Muslim, gusto ba natin matulad na tayo katulad ng mga Afghanistan? We are the richest country in the whole world. And the worst part is Afghanistan is divided now into 3. You have the Taliban, Al-Qaeda, and the ISIS. Yeah. Ito, at silang tatlo, hindi sila pwede magkita eyeball to eyeball. Itong programa ng mga foreign country, huwag natin i-adapt dito sa atin. Tama. Because this is un-Islamic. Correct. Huwag tayo magpadala sa kanila. Manindigan tayo sa pagkakaisa ng sambayanan Pilipino. We are one. Okay. Christian pati Muslim, we have to be one. And we are Sunnah. Yes, yes. We're Sunna, no? Pero pinapasukan ng Shia at ISIS thinking. Well, because of Wahhabism. Ito, ang Shia at saka Sunni, mayroon silang mga kaunting hindi pagkakaintindihan. Okay. Pero iisa lang tayo dyan. Oo. Pero ang problema dito, nagagamit ang Shia, nagagamit ang Sunni. Yes. With the third party. Oo. Claiming that they are Muslim or Islam, but they are funded by somebody. Ito ang malalim. Pero, Shariff Albani, tanong ko sa inyo. Karamihan sa mga Pilipino ay, they are Sunni, no? Sunni. Pero pag tinanong mo sila kung sinong nagturo sa kanila, ay alin sa apat na eskwelahan ang nagturo sa kanila, hindi nila masabi kung sila ba ay Hanafi, Hanbali, or Maliki. Ang nangyayari, ang nagtuturo sa kanila, ISIS, madrasas. Yan ang ito. Lalo ng mga kabataan, di ba? Ito ang dahilan bakit tayo nagkawatak-watak ngayon. Even the ulama, may apology to them. They are not united. Okay. Ito ang problema natin. Totoo ba na part of the reason hindi na nagsasalita yung ulama because they're also under threat na pag nagsalita sila, papatayin din sila? Kaya nga, whatever happened in Mindanao now is all man-made calamity, man-made program by a third party. So, kung magsalita ka, threat yan talaga sa kanila. Papatayin ka. Kahit Muslim ka, papatayin ka. Papatayin ka. At saka nangyari na, magsalita ka ng ganito, again sa ganito, talagang pupuntahan ka. So, para sa akin, mga ulama, mga brother Muslim leaders, this is the high time. Let's come out and help our brother president, our beloved president. Kasi nakikita natin, among all the president,
he is only the only president now that has a golden heart and golden mind dedicated to serve the people in the country. Nakita mo na ba yung mga nasa Google, yung mga executions ng mga ISIS? Ang mga pinapatay ng ISIS, hindi mga Kristiyano, mga kapwa Muslim ang pinapatay nila eh. So, yun, have you seen some of these execution? Yun ang tanong. Mga Muslim din eh. Oh, yun ang tanong. Mayroon bang ISIS? Mayroon bang nag-propagate ISIS? Sometimes may cross pa, may tattoo pa dito sa di ba? So nakikita natin dito, this is really a program, you know, by somebody. Now, na kung magpapagamit tayo, whether you are Sunni, you are Shia, or whatever, ano kang panig, as long as you are Muslim, huwag ka magpagamit. Alam mo ba ito, ano, Shariff, no? Noong unang panahon, Libya and Syria was the counterbalance to Saudi Arabia and Iran. Dahil no, like for example in Syria, kung may Muslim mosque, mayroong Christian, ano yan eh, may Catholic church. In fact daw sa gabi, yung pula daw or asul, makikita mo sa gabi, yun mga mosque yun. Yung ibang kulay katabi, mga Catholic church, ganun talaga sila. They allow an interfaith. Yes. Ngayong nawala ang Syria, nawala ang Libya, nawala ang Iraq, ang namamayani ngayon is Wahhabism of Saudi Arabia and the Iran. Silang dalawa ang naglalaban-laban for the minds of the Islamic world. Tama ba yun? Tama po yan. Tama, tama po yan. Kasi tama, tingnan nyo yung nangyayari. Kasi kung isaliksik natin ang kasaysayan ng ating propeta noon, bago mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, mayroon siyang apat na kalifa. One is Ali, alayhi salam, Abu Bakar, Osman, and Umar. Itong tatlo na ito converted into Muslim. Yes. Into Islam. Yes. Ito talaga Muslim. Kasi uncle niya ito eh. Okay, now, bago siya mamatay, nandoon pa rin ang si Ali, alayhi salam, hawak-hawak na ang propeta. Pero si Abu Bakar, he asset leadership. Kagad. Yes. So by supposed to be doon ang mag-assert ng leadership after Muhammad. Si Ali. Si Ali. Pero so pinatay doon, si Ali ni Abu Bakar. So doon na-divide na 'yung tao. 'Di ba? Pinatay si Ali ni Abu Bakar. So generation to generation to generation, 'yung mga angkan pati anak ni Prophet, 'yung Usman, Ali, what they call that, Hussein at saka Hassan. Napatay. Yes. So kung makikita mo doon, nandoon pa doon sa mga historia ng kasaysayan ng propeta natin, nagkagulo na. Nagkagulo na. Because of power and greed. Yes. Political leadership. So kung nakikita mo ang Saudi Arabia ngayon, ang naging hari yung hindi totoo. Mga tribu-tribu din nag-away. Yes. Wait, we're gonna pause for a few reminders. Please hold on to that thought when Republica returns.